Hi everyone! Good morning, morning, good morning, good everyone! So ngayong umaga guys, ay pag-uusapan natin or i-explain ko sa inyo kung bakit kapag nag-loan kayo sa Pag-ibig Fund, gamit ang inyong mga virtual account sa Pag-ibig, ay approve ang loan ninyo kay employer. Pero pagdating sa Pag-ibig, disapprove! Hala, bakit naman ganun? Approve kay employer tapos ang saya-saya na ng feelings mo, di ba, na may pera kang matatanggap mula sa Pag-ibig Fund dahil ikaw ay nag-file ng loan. Pero may text kang na-receive na disapprove kay Pag-ibig Fund, di ba? Nakakalungkot. Alam mo yun, yung excitement mo to the highest level na, pero nung nakatanggap ka ng text, your loan application is blah blah blah. Ay hindi approve sa Pag-ibig Fund. Sad, no? Bakit nga ba nangyayari yun? Approve na kay employer mo, pero sa Pag-ibig ay hindi. Ano ba talaga? Bakit kailangan na ma-disapprove kay Pag-ibig at kay employer ay okay na? Pwede pala yun? Pwede pala yung ganun? Yun, ang gara, no? So, ganito yan, guys. Okay? Sa mga hindi pa po nakakaalam, kapag tayo po ay mga employed, syempre, under employer tayo, under ng company, kapag si employer ninyo ay meron ng mga Pag-ibig virtual account, and then kayo din, meron na kayong mga Pag-ibig virtual account ninyo, so doon na kayo magpa-file ng inyong loan ng walang ka-hassle-hassle, walang kahirap-hirap, dahil hindi mo na kailangan magsulat-sulat pa ng form, hindi mo na kailangan magsulat-sulat pa doon sa loan application na napakadami, tapos yung likod ng loan application mo, kailangan mo pang mag-compute, diba? So, mas maganda talaga at madali talaga kapag sa virtual account mo ikaw mismo, magpa-file ng yung Pag-ibig loan. Mapa-multi-purpose loan or calamity loan. Alam nyo kasi, ang trabaho ng mga employer natin ay ang i-certify ang ating mga loan application. Alright? Ngayon, once na ma-certify na yan ang employer natin, hindi ibig sabihin nun, okay na or guaranteed na 100% ang yung loan application sa Pag-ibig Fund. Hindi ibig sabihin nun na makakatanggap ka na ng pera. Kasi ang ibig sabihin po ng pagsi-certify ng mga employer ninyo, sini-certify lang nila kayo na katunayan na kayo ay mayroong active duty sa kanila at kayo ay katunayan na employed talaga sa kanila. Okay? Yan ang trabaho ng ating mga employer. Ang i-certify ang ating mga loan application. Ngayon, kapag na-certify na yan ang ating mga employer, meron tayong marireceive na text galing sa Pag-ibig Fund na na-certify na ni employer mo ang yung Pag-ibig loan application sa virtual account mo. Ngayon, ang mangyayari naman, mag-aantay ka pa ng text mula sa Pag-ibig Fund kung approve or disapprove ka. Kasi, once na ma-certify yan ng ating mga employer, ibig sabihin, naka-forward na yun matik sa Pag-ibig Fund. Ito si Pag-ibig Fund, ang gagawin nila, sila naman ang mag-evaluate sa ating mga loan application. Sila yung last touch, sila ang mag-a-approve ng ating loan, hindi ang ating mga employer. Okay? So, ang desisyon ay palaging nasa Pag-ibig Fund, wala sa ating mga employer. Kaya huwag muna kayong magsaya kapag na-certify na or na-approve na ng employer ninyo ang inyong loan application. Kasi, nagpapatunay lang yun na sinicertify kayo ng inyong mga employer dahil kayo ay legit talaga na employed sa kanila at may duty kayo. Kaya naman, reminder ulit sa inyong lahat, sa ating lahat, na kapag meron tayong mga existing loan sa Pag-ibig Fund, siguraduhin natin na wala tayong mga buwan na nakalimutan or nakaligtaan bayaran at siguraduhin na ang duty nyo ay tuloy-tuloy. Kasi kung walang duty, walang sahod, walang ikakaltas, walang info-forward kay Pag-ibig Fund ng contribution at ng loans. Okay? So kapag walang mga duty, nawala ng duty, naka-vacation leave kayo or any kind of leave, siguraduhin ninyo na kayo ay patuloy na magbabayad sa inyong mga Pag-ibig loan remittance. Kasi mahirap yung nagkakaroon tayo ng mga laktaw sa ating loans. Kasi guys, yan talaga ang madalas na nagiging rason kung bakit ang ating mga loan application sa Pag-ibig Fund ay nadi-disapprove. Okay? Kapag nagkaroon tayo ng mga lapses sa ating mga loan remittance.
So sana ang video kong ito ay nakatulong sa inyo kung bakit approved kay employer nyo pero disapproved kay Pag-ibig Fan. Sana naliwanagan kayo. So again, it's me, Lizelle Istoy, and God bless everyone. Papasok na ako sa work. Pwede na akong pumasok sa work. Okay, bye! God bless!